Hi guys, welcome back to my channel. So for today, ay magba-vlog tayo ulit. Hindi ko alam kung vlog siya, pero sit-down vlog siya kasi Q&A. So nag-post ako, ay nag-IG story pala ako ng content na gusto niyong gawin ko kasi wala na akong maisip. So madami kayong suggestion, pero yung mas lumamang yung Q&A at saka A Day in My Life. So pinol ko siya kasi ano eh, half-half eh. So pinol ko siya, ang nanalo naman yung Q&A. So nung nanalo yun, nag-post naman ako ng mga questions niyo about sa akin na sasagutin ko. So let's go. Yung first question is, what is my biggest fear? So, my biggest fear is yung mawala yung magulang ko, yung mama tatay ko. Dati, yun yung biggest fear ko. Kasi at the age of 17, nawala na si mama. At the age of 18, ngayon, 18 years old ako, nawala naman si tatay. So, ngayon, yung biggest fear ko na lang siguro eh, yung pag may nawala pa mahal ko sa buhay na isa ulit. Baka, yun, basta ang sakit, sobrang sakit talaga. Yun. Shoutout din pala sa'yo, Colleen. Kung may time na gusto kang ibalik, kailan yun at bakit? So, yung time na yun, siguro yung buhay yung mama at tatay ko kasi yung malakas lang sila, ganun. Aminin ko, hindi ako mabuting anak. Sinasabi din naman ng iba sa akin, ganun. Pero, syempre, nakakamiss pa din yung iba pa rin yung may magulang ka. Yun. For you, what is woman empowered? Empowerment? Kung ano man yan. So, para sa akin, yung woman empowerment na yan ay yun yung kakayahan natin mga babae. Syempre, yung kakayahan natin, di ba, minamaliit ng iba. Na iniisip nila, porket babae ka, hindi mo kaya to, hindi mo kaya yan. So, meron din naman tayong mga kakayahang babae na hindi kayang gawin ng mga lalaki. Next question is, pinaka-sweet na nangyari sa'yo. So, yung pinaka-sweet na nangyari sa akin ay yung concert ng Karjak. Yung first ever concert ng Karjak, September 2019. Kasi, tapos na yung concert nun. Tapos, ano, magkasama si Ate Cara, si Pop. Sabi ni Ate Cara, pinakilala ko na Ate Cara kay Pop. Sabi niya, yan si Melody De Castro, yung gumagawa ng Karjak fan-made videos. Siyempre ako, natulala ako kasi sa Ate Cara, eh, idol ko yung pinakilala niya ako. Siya pa nagpakilala sa akin K-pop. So, yun lang. Para sa kanya yung pinaka-sweet. Kasi unexpected. Tapos, yung niyakap din ako ni Ate Cara nung concert. Di ba syempre, pagod siya, pawes, ganun. Pero ang bango niya! Naisipang minsang sumuko sa buhay dahil sa problema. Oo naman, sobrang hina akong tao kasi. Ano lang ako, yung, kala nyo lang, maano ko, yung matapang, ganun. Pero sobrang hina ako pagdating sa mga problema na dumadating, ganun. Oo, naisipan ko, yung meron kasing problema na kaya kong i-take, meron din problema na napapa-overthink talaga ako. Kasi, syempre, madami pa rin akong what if sa natanong sa sarili ko tulad nung sayo ko na magsalita. Para sa'yo, anong totoong meaning ng friendship? Para sa akin, yung friendship, siya yung kaibigan mo, kasama mo sa saya at sa lungkot. Kaibigan mo na kahit itaboy mo, nandyan pa rin para sa'yo. Kaibigan na iintindihan yung ugali na meron ka. At yung kaibigan na kahit hindi mo sabihin yung problema mo, nararamdaman. Kasi syempre, di ba, kung totoong kaibigan ka, type mo pa lang, hininga mo pa lang, paghinga mo pa lang, alam na nila na hindi ka okay. Yun yung totoong kaibigan para sa akin. Para sa akin to ha. Yun. Tsaka yung kahit makakilala ng iba, hindi ka kakalimutang kamustahin. Yun. Next question, paano mo malalaman if napapagod na sa'yo yung isang tao? Para sa akin, malalaman mo siya pag hindi ka na niya kinakausap, yung wala na siyang oras sa'yo. Yung hindi ka na niya nagagawang kamustahin. Para sa akin. So, yung sunod na tanong, what are you grateful for? So, ako, grateful ako sa mga kapatid ko kasi lalo pa ngayon na nawala na si mama at tatay kasi kung wala sila, walang bubuhay sa akin. And grateful din ako kasi kahit ang dami nilang pinagagastusan, may mga anak sila, iniisip pa rin nila ako, hindi na nila ako kinakalimutan. Hindi lang ako pala thank you, pero na-appreciate ko sila. At saka, grateful din ako sa mga kaibigan ko na laging nandiyan sa akin, kahit itaboy ko sila, or hindi ko sila nilalapendi sila sumusuko. Yun. Sabi ni Giselle, bakit ang cute ng boses mo? Hindi ko alam, hindi naman cute yung boses ko eh. Boses pang siga nga eh. Pinaplastic nyo ba ako o ano? So, next question, sabi ni Luisa, teacher ba nga talaga ang dream job mo? Diba may manok pa? So, hindi talaga teacher ang dream job ko. Ang dream job ko talaga ay director at video editor. Yun talaga yung dream job ko. Kasi, ewan ko, kasi feeling ko pag ginawa ko yung trabaho na yun, hindi siya trabaho para sa akin kasi hobby ko na talaga yung pag-e-edit. Pero syempre, teacher yung kukunin ko kasi wala akong choice at ayoko magsisi sa huli.
So, eto, sabi ni Kim, minsan ka na bang nagalit sa akin? Hindi ako nagalit sa'yo, nagtampo lang kasi minsan yung mga masasakit kang salita na nakakalimutan mo na na-hurt mo na pala ako. Pero aminado naman ako matampuhin ako. Kinikim-kim ko lang, ganun. Bakit ka nagpa-short hair? So, madami nagtatanong nito, akala broken ako kaya ako nagpa-short hair. Hindi ako nagpa-short hair dahil broken ako. Nagpa-short hair ako dahil ang dami kong split ends nung mahaba yung buhok ko. Tapos, yung bumili kami ng pangkulay, hindi siya kasi sa buhok ko. Di ba yung buhok ko ang haba na? So, yung buhok ko yung nag-adjust. Ginupitan siya para magkasya yung kulay. So, yun. Thank you sa inyong panonood. Sana nagustuhan nyo. At sana may nalaman kayo about sa akin. At thank you din sa mga nagtanong. Sorry yung sa mga ibang nagtanong na hindi ko na nasagot kasi namili lang talaga ako ng sasagutin ko kasi masyado lang mahaba yung video. So, yun. Thank you for watching. Bye!